Sa sangguni na sa Commission on Human Rights ang kampo ng tatlong suspect na naaresto sa raid sa Negros Oriental. Hinaharas at tinatakot daw kasi sila ng mga pulis para idiin ang magkapatid na ex-Governor Pride Teves at Congressman Arnie Teves. Magbabalita si Marlene Alcaide. Sinasabi nila from day one that they were arrested, there was already pressure being exerted against them. Pinapaamin po daw sila na, yun nga, tulad ng sinabi ko, pinapaamin sila na Congressman Teves as well as Governor Pride were the ones who ordered them na ibaon yung mga alleged firearms na na-recover daw po. Yan ang pahayag ng abogado ng tatlong suspect na sina Nigel Electona, Jason Timtim at Jonilo Mayagma Jr. Naaresto sila matapos ma-recover ang sandamakmak na hindi lisensyadong baril at pampasabog sa compound ng Agri Venture Corporation kung saan presidente si Pride Henry Teves noong weekend. At kung hindi nila ilalaglag ang mga Teves, patong-patong na kaso raw ang isasampa sa kanila at poprotektahan daw ang mga suspect kapag sumunod sila. Dahil dito, hihingi na raw ng tulong ang kampo ng tatlong suspect sa Commission on Human Rights. Nanawagan din ang kampo ni Congressman Teves kay DALG Secretary Benner Abalos na imbestigahan ang akusasyon ng panggigipit. Pero hindi yan bumenta sa kalihim. Ganito yan eh. Kumisang kasi, lahat ng gagawin mo, uunahan ka na eh. Lahat, kanyara sabihin, panggigipit. Lahat ng gagawin ko, panggigipit na. Hindi naman tayo ganun. Kanina, ipinagpatuloy ang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong illegal possession of firearms laban kay Congressman Teves. Kaugnayan ng mga armas na nakuha sa ilang mga ari-arian ni Teves sa Negros Oriental. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ng kampo ni Teves kung kailan siya babalik ng Pilipinas. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla na ang nagsabing itinuturing ng mastermind si Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Kahapon, napabalita ring tinawag raw ni Remulla si Teves na fugitive o pugante. Pero paglilinaw ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano, hindi pa maituturing na pugante si Teves. That has to be taken as a technical term. Hindi pa naman siya fugitive. We just have to make sure that he faces the charges. Siguro ang hamon lang ni Secretary Mulya ay umuwi na lang si Congressman Teves to face the charges. And we hope to get to the bottom of this. All we want is the truth. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.